Mga bata, lalo na yung mga laking syudad, isama sa inyong takdang aralin ang napakarami at iba't ibang klase ng prutas na ibiniyaya sa atin ng Panginoon. Sa pakalog-kalog, kalog at kalog lang. Ang magkasintahang service crew noon sa restaurant na kumikita ng 400 pesos kada araw noon. Ngayon, kumikita ng 20 hanggang 50,000 pesos kada araw. Napakalaking tulong po talaga ng aming negosyo ngayon, lalo doon po kami nakapag-ipon. Wala bang paalog dyan? Sa kalsadang ito sa Tabok, Mandawi City sa Cebu, ang pwesto ni na Mira Luna kung saan pinipilahan ngayon ang kanilang mangga. Ang kanilang mangga, hindi na raw kailangang isawsaw sa bagoong. Dahil para pantay ang bagoong, sila na ang nag-aalog nito sa garapon. Maasin, sarap. Maliban na sweet and spicy siya. Marami po siyang garlic at saka onion. Kilo-kilong mangga lang daw ang tinda noon ni na Mira Luna. Hanggang naisipan nilang samahan na ito ng bagoong at ng konting pakulo. Kung dati, 20 kilo lang ng mangga ang naibibenta nila kada araw, ngayon, 10 times 20 na. 200 to 300 per kilo a day. Kaya, nagdagdag pa sila ng ibang prutas. Bayabas, singkamas, papaya at santol na tinernohan ng iba't ibang klase ng sauce. Sweet soy sauce para sa bayabas, chili salt para sa papaya at santol, at kimchi para sa singkamas. Nasa 10 kasi mahilig ko ako sa maanghang tsaka sa kimchi. Mabibili mula 70 to 130 pesos depende sa dami. Meron din silang nakabilao na may lamang assorted prutas with sausawan na mula 500 to 1,300 pesos naman ang presyo. Kasagsagan ng pandemya, nung parehong nawala ng trabaho sina Mira Luna at Jason, kaya naisipan nilang magnegosyo gamit ang puhunang 3,000 pesos na inutang pa raw nila. Hindi lubos inakala ng magkasintahan na ang nakangangasim nilang tinda ang magbibigay sa kanila ng tamis ng tagumpay. Karoon na po kami ng savings na malaki, tapos may plano din na din po kaming bumili ng sarili naming sasakyan. Ito naman ang prutas na paboritong lagyan ng gatas at yelo. Avocado! Ang bunga ng puno ni Nayoli dito sa Cavite, parang avocado, pero mini version lang daw. Marami rin na kapag summer, ang tawag rito, galo. Naibibenta noon ni Nayoli ng 40 to 80 pesos kada kilo. Dati po talaga marami po siya dito, pero ngayon po pinapatay na po nila kasi nga po pinagtatayuan na ng mga bahay. Kaya po nauubos na ngayon. Ang sukat nito, sinlaki ng lansones. Bata pa kami, yan ang mga pagkain namin. Inilalaga at kinakain pati balat. Malutong po tsaka matamis. Sabaw po nung mais na pinaglagaan, yung pinakatubig, ganun po yung lasa nung balat. Ang loob naman po niya, lasa po siyang mani, yung pinakabuto. Hindi naman kayo pamilyar sa punong ito. Ito yung pinagkukuhanan ng dahon na ginagawang pawid na bubong sa bahay kubo. Ang tawag dito, nipa o nipa palm tree sa Ingles. Pero hindi alam ng marami na meron itong bunga na kung tawagin ng mga Tagalog, sasa. Marami nito sa Sitio Monte Carlo sa Mindoro. Pero dinidedma-dedma lang ng mga residente maliban kay Ferdy. Late pa kami. Nandito na yan at hindi lang sa aming area, almost the whole barangay. It's about 2 kilometers. Kadalasan daw itong tumutubo sa gilid ng sapa at ilog at namumunga buong taon. Ako lang po usually ang gumagalaw doon, nasipa na nanguha ng bunga. Hindi na kailangang umakyat ng puno para i-harvest ito. Tinatagpas lang gamit ang itak.
ang bunga, matigas na kulay brown na kumpul-kumpul, kailangan munang buksan para makuha ang puti nitong laman. Kunting lasang between buko and lansones, maasim na aftertaste, may pagkahawig din lasa ng prutas na lychee. Ang paborito raw nila ritong luto, minatamis, na ginagawa ring palaman sa tinapay. Palaman natin. Ito yummy. Tuwing araw naman ng Biyernes, dagsa ang mga namamanata sa Quiapo. Dahil sa tindi ng init, ang pamatid-uhaw dito ang trending ngayon na dragon fruit juice. Nagkaroon daw kasi ng oversupply noon ng dragon fruit ang mag-inang Irene at Patty. Kaya para hindi mabulok at masayang, total naman, patok ang palamig ngayon, ginawa nila itong dragon fruit juice. Alam niyo, pag nakakaon siya, nakukulog siya. Mga nagkakapasa-pasa, nagkakaroon ng mga reject, lugi. Kung makita niyo, tinatabo ko kahong-kahong sa tak ng basura. Ayaw niya, ang gawin natin juice yan. Puhunan nila rito, 1,500 pesos galing sa naitabi nilang kita sa paglalako. Sa palaran ko, sabi ko nga, lahat naman ng business kailangan sumugal. Ang dragon fruit galing daw sa mga supplier nila mula Zambales, Laguna at Ilocos. Hiniwa nila ito ng maliliit, i-blender, at saka tinimplahan ng asukal at gatas. Pagmamalaki nila ang kanilang juice, wala raw artificial flavoring. 30 to 70 pesos kada cup. Very milky siya and very natural yung lasa niya. Masarap! At sinong mag-aakala na dahil lang sa nanghihinayang silang itapon na sobrang hinog na dragon fruit, nag-boom ang kanilang business. Kada araw, nakakaubo sila ng hanggang 1,500 na baso at kumikita ng 10,000 pesos kada araw. Not bad! Dati, maka 20 kilos kami, 50 kilos. Ngayon, nakakaubos kami ng 300 kilos to 500 kilos. Nakin bagay kasi hindi naman kami katulad dati na baon sa utak. Meron na kami bahay. May kaunting ipon. Kailangan kasi, pag mahal mo yan at buhay mo, kahit pagod ka, kikilos ka eh. Kailangan sarili mo tulungan mo. Negosyo, basta't may puhunan na sipag, diskarte at tiyaga. Tiyak magbubunga! Thank you so much mga kapuso! Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.